What's up mga kakoy-koy? At ngayon, good news dahil muli magkakaroon na po tayo ulit ng mga tips about sa negosyong fried chicken. At gusto ko lang magbigay po sa inyo ng tips kung kasi bumalik tayo sa negosyong fried chicken at bumalik tayo, mahal na yung presyo ng manok. Ang presyo po ngayon ng manok, mga kakoy-koy, yung Ipsiwan, pag sinabing Ipsiwan, good size. Ang isang buong manok, halos isang kilo, o 1.1, 1.2, hanggang dun lang, Ipsiwan po yan. Pag Ipsito naman, pumapatak yan sa 2 kilos pataas, hanggang 3 kilos. At naobserba lang ko mga kakoy-koy, yung Ipsiwan, yung good size, dapat sa tigto 20 pesos na kasi yung chop natin ngayon. Kasi nung nakaraan, bago tayo natigil, tigto 10 lang po. Ang halaga nung buong manok, mga kakoy-koy, ay naghahalaga lang ng 120 dati, 2019. Ngayon 2023 na, halos 4 na taon na ang nakakalipas, kaya hindi na bumaba yung karneng manok. Kaya mabibigay ko lang po na tips po sa inyo kung papasok kayo sa negosyong fried chicken. Piliin nyo yung good size, yung Ipsiwan good size. Pag sinabing good size, mga kakoy-koy, isang kilo pababa, isang kilo o 0.9. pag sinabing 0.9, ibig sabihin, isang guhit na lang, isang kilo na. Hanggang 1.2 lang ang gamitin nyo. Kung 20 pesos yung itachap nyo, mga kakoy-koy. At ipapakita ko naman sa inyo sa mga susunod na araw, yung pag-chop ng 20 pesos. Kasi, dapat mapalabas nyo ng 12 pieces. O di kaya 13 pieces. Sa 12 pieces, may 240 kayo. 240 ang kalalabasan, mga kakoy-koy. Sa 240, imaminus nyo po 160. Ngayon, sa market, pumapalo na sa 200 kilo yung magnolia. Pag hindi magnolia, mayroon 170. Mayroon pinaka, kumbaga, hindi masyadong quality na manok. 165 yung kilo. Pero yung kinukuhaanan ko, magnolia, 165. Pagkatapos, good size siya. Kaya napapalabas ko ng 12 pieces. Sa 12 pieces kasi, mga kakoy-koy, times 20, 240 yun. Imaminus mo 160. May 80 ka, 80? 80 ba yun? Imaminus mo nun lahat ng expenses mo. May tubo pa. May tubo pa naman. Kaya nagdesisyon ako mga kakoy-koy na magtuloy na naman sa pag-negosyong fried chicken. Siguro ko sa lahat ng friends ko sa Facebook, sa mga sa YouTube, nakita naman yung bagong pisto ko. Kumuha ako ng pisto mga kakoy-koy sa sentro mismo ng Sorsogon, malapit sa sentro. Medyo mahal yung opa. Nasa 8,000 yung buwan. Kasi sabi ko, yung fried chicken natin pwedeng panglaban. Kasi dito, napakaraming nagsulputan. Nung nagsisimula pa ako, 2013 ng fried chicken, halos iilan lang kami. Dalawa lang yata kami sa Sorsogon na nagtitinda. Wala pa yung mga buong nagtitinda dyan, mga buo. Halos yung nandyan lang, mga Andox, Chokstogo. Yung Kapampi, halos nauna pa ako nyan maglagay yung Kapampi sa Sorsogon. 2013. Pagkatapos, yun, ngayon dumami na, halos siguro ko nasa 50 na kami. O mga 40. Kung sa buong Sorsogon lang. Sa sentro lang, halos kada kanto mayroon na. Eh sabi ko, lalaban tayo sa lasa na lang, sa pasarapan. Gusto ko lang ibalita po sa inyo mga kakoy-koy. Yung negosyo natin halos almost pam pa lang, halos 10 days pa lang. Umuubos na po ako ng pa 30 kilos
At maraming umu-order kasi nag-inonline ko po. Kumbaga inonline ko, around soon lang, pre-delivery. Siguro, ang ginawa ko, 8 pieces pataas, pre-delivery na yun. Pag pababa naman, 6 to 7 to 8, mag-a-add sila ng 20 pesos sa gasolina. At maraming nag-order. Nakakatuwa nga, halos 10 days pa lang kami, umaabot na sa 30 kilos yung production o nauubos natin fried chicken. Kasi talagang bumabalik-balik yung mga customer natin pag natikman. Nakakatuwa nga kasi may mga sasakyan pa pumihinto doon sa tindahan natin. Mga nakasasakyan pa yun. Humihinto, bibili lang ng fried chicken natin. Kasi nung inobserbahan ko yung isa, bumili, alos 2 piraso lang nakasasakyan siya kasi parang naniningil siya ng may mga pautang doon sa katabi namin. Mayroon siyang siningil, hindi Bombay, talagang natural lang na tao. Pagkatapos nakasasakyan siya, parang naakit siya doon sa display kong fried chicken. Kumuha siya ng isa, pagkatapos dalawa, kumuha ng isa, nakadalawa siya, kinain niya. Nung kinabukasan, kasama niya na yung asawa niya, may sasakyan, huminto naman, bumili ng 160 pesos. O halos araw-araw bumibili. Eh malayo pa yung maraming fried chicken nandun sa mga malapit sa kanila, sa sentro. Umupunta pa dun sa Balogo. Eh kasi yung Balogo, sentro, magkalapit lang. Pagkatapos, nakakatuwa kasi masarap daw yung timpla natin. Kasi kung sa pasarapan naman, lalaban tayo, 101% tayo. Mga koy-koy. At yun ang pinagmamalaki namin na yung fried chicken natin, kayang lumaban na pasarapan. Kahit sa mamahaling, may mga kilalang pangalan pa yan, lalabanan ng ating fried chicken. At sa mga gustong mag-try ng sangka po natin, kasi halos tatlo na po yung nag-avail. Mayroong po akong pinadalang halos 3 kilos na sangkap. Binili niya po ng 1/8 ay 4 kilos. Gagamitin niya sa loob ng siguro ko mga 4 months na gamit niya yung tabako. At yung isa taga rito rin, kaso medyo malayo. Siguro ko na malayo na hindi na ibang kuan, kumbaga parting bulan siya. Halos tatlo po ang nag-avail sa loob ng halos ilang tindis pa lang tayo. Mayroong interesado sa mga sangkap natin. Nakakatuwa nga mismo yung may malaking restaurant sa pier, nasarapan ng pre-checking po natin. Nasarapan siya pagkatapos nakatatlong order. Kahapon nga nagpa-Maynila, bumili pa ng 25 pesos pagpasalubong lang doon sa mga anak niya. May dalang Tupperware, pagkatapos bumili ng 25 pesos na fried chicken natin, ipapalasa niya daw dun sa mga anak niya. Kung iisipin, napakasilan nun sa pagkain, alam niya yung gaano kasarap yung luto mo, kasi may-ari siya ng restaurant. Tingnan nyo naman. Yung kapartner ko, si Inkoy, dating nagtatrabaho siya, kaya nung nagpo-post kami sa marketplace, sa Facebook, nakita niya. Parang nagka-interest siya dahil kakaiba yung mga namin. Yung post namin. Kaya sobrang nasarapan. Kaya nakakatuwa. Gusto ko lang, kumbaga, yung mga nakaraang video natin noong 2019, mas in-improve ko pa po yung lasa. Mga kakoy-koy, in-improve po namin yung lasa. Kaya hanggang talaga nanunuot sa sarap pag juicy at saka napakasarap. At sa mga gustong halimbawa gusto nyo mag-try, pwede pa yung padalahan, try lang kahit libre lang, kahit kunti lang, padala natin GNT o saan. At siyempre sa susunod, kung nagustuhan nyo, kung gusto nyo mag-tingna din, bili kayo sa akin ng sangkap at asahan nyo hindi kayo malulugi sa sangkap. Yan. Hanggang dito muna, at siyempre mag-almusal muna tayo kasi gutom na tayo, yung asawa ko tumatawag na po sa labas. Comment kayo dyan kung ano pa ang gusto nyong malaman about sa negosyong fried chicken, mga koy-koy. At God bless sa ating lahat. Bye-bye po.